Susunod, ang next topic po natin, ito, kailangan po natin pag-usapan. Okay? At dahil napaka-importante ng pag-uusapan natin na tungkol sa enhanced community quarantine, ano yung magiging itsura ng extension dito sa Pasig? Ano po yung mga bagong gagawin natin para matapos na to kaagad? Napaka-importante po ng pag-uusapan natin, naiinom po muna ako ng tubig. Okay. So, yung next slide natin, Ron. Enhanced community quarantine. So, ito po, bago po yung quarantine mismo yung pag-usapan natin, nakita nyo naman po yung ginawa natin sa mega market o yung palengke po natin dito sa Pasig. Ang palengke sa Pasig, ito po ay isang sentro ng lokal na ekonomiya sa lungsod natin. Sa totoo, hindi lang sa lungsod natin dahil maraming taga-ibang LGU na sa atin namimili. Sa atin bumibili na kahit po mga retailer, hindi lang po pang family o household use. Pero pati po yung mga retailer mula sa Pateros, mula sa Taytay, Kainta, marami po sa kanila dito sa mega market natin bumibili. Okay? So talagang napakaraming tao sa market parate. Talagang dinadagsa po ito. So napilitan po tayo na mag-isip ng mga paraan paano po natin babawasan yung congestion ng tao sa ating mega market. At masaya naman po akong i-report sa inyo na naging matagumpay naman po yung mga intervention na ginawa natin. Una, dalawa po yung main na ginawa natin sa mega market para mabawasan yung bilang ng tao na nakakabili pa rin naman yung tao ng pangangailangan nila, ng pagkain na kailangan nila sa pang-araw-araw. Una po, naglunsad tayo ng isang mobile palengke. Bale, sa ngayon, nasa 10 mobile palengke na yung umiikot sa buong lungsod natin. Para hindi na po nila kailangan pumunta sa palengke o sa talipapa. Doon na lang po sila sa malapit sa kanila. Mas ma-exercise natin yung social distancing, mas maluwag po. Doon na lang po sila sa mobile palengke. Tapos pangalawa ho, ito po yung barangay coding natin sa mega market. So, tinan po natin, bago po yung barangay coding, kahit may palengke po tayo, marami pa rin talagang tao kasi kailangan bumili ng tao ng pagkain eh. At naging ugali po ng marami sa atin, yung habit po natin, na araw-araw talaga bumibili. Yung mga mahili po natin, marami sa kanila, araw-araw pumupunta ng palengke. Sa panahon po ng COVID-19, ng crisis, na kailangan panatilihin ang social distancing, hindi po pwede yun. Kailangan po magbago tayo ng konting sakripisyo mula sa bawat pasigin nyo. Ayaw naman talaga natin gawin itong barangay code, pero kailangan po. Kailangan ng konting sakripisyo mula sa bawat pasigin nyo para mapabilis na po itong quarantine na ito. Mas ma-exercise natin ng social distancing, mas maaga po matatapos yung quarantine. Mas maaga mawawala ang COVID-19. Hindi natin alam kung hanggang kailan to. Pero ang alam natin, kapag nag-social distancing tayo ng maayos, bababa yung infection rate o yung paghahawaan. Bababa po yung bilang niyan at the sooner we can go back to normal. So ito po yung itsura. Before barangay coding, ganito po karami yung tao pang araw-araw. Ito parehong oras po. Galing kay Rob, hindi ba si Rob? Yung picture na ito. Okay, so ito yung before barangay coding. Kahit may mobile palengke, ganun pa rin yung itsura. Ngayon, after ng barangay coding, ito na po yung... Ay, baliktad. Mahirap pala yung ginagawa ni na mga weather forecaster. Ano? Baliktad yun. So, after barangay coding, ganito na po yung itsura. Kahit kanina, minomonitor natin yung itsura sa loob ng palengke. Lumuwag talaga. So, ito dahil sa barangay coding. Nag-suggest niya sa akin una, shout out kay Chairman Eric. Siya yung nag-suggest sa akin na una nito. Tapos nirekomenda din ng Peace and Order Offices. Kailangan natin mag-keep it ng konti
muli para matapos na kagad itong quarantine at mawala na kagad itong COVID-19 virus. Mabawasan yung bilang na nahawaan ng COVID-19 sa Pasig. So successful po yung barangay coding natin. So pwede tayo bumalik dun sa unang picture kung ano yung itsura ng barangay coding. Yan po, ano, medyo baka hindi nyo po mabasa ng maigi, pero nakapost naman po yan sa page na ito, pati sa PIO natin. So 10 barangays per day po, ano, so nakakluster po yan. Yung populasyon ng tag-10 barangay na yan, halos pareho. So kinluster po siya base sa populasyon ng barangay. So Monday, Thursday, Tuesday, Friday, Wednesday, Saturday, bawat barangay pwede pumunta ng palengke 2 times a week. So talagang nabawasan yung bilang ng pumupunta sa palengke, mas na obserbahan yung social distancing. Naging in other words, in short, successful yung naging barangay coding. Ngayon po, may mga ibang barangay po sa atin. So ito po, malinaw, successful, naging epektibo, mabisa yung ginawa po natin na barangay coding sa market. Okay? At dahil mahigit isang linggo na po natin pinapatupad ito sa market. At dahil po naging successful yung barangay coding dito sa Pasig Mega Market o palengke natin, gusto po natin na ipakilala siya hindi lang sa market, kundi po para sa lahat ng establishmento sa Pasig. Ngayon, maaaring may mga magreklamo, lalo na po yung mga ibang maninindi, yung mga grocery, baka magreklamo po. Pero okay lang po yun, dahil alam po natin na makakabubuti po ito sa ating lungsod. Kailangan po talaga bawasan natin yung close contacts natin sa pang-araw-araw. Kasi pag sinabi natin na araw-araw pwede kayo lumabas, basta bibili lang kayo ng pagkain, ganito po yung nangyayari. Yung iba, talagang araw-araw lumalabas. Monday to Sunday, may naobserbahan tayo mga ibang tao, talagang lumalabas sila araw-araw. Pag sinita ng pulis, pag sinita ng peace and order officer natin, ang sasabihin, hindi, bibili lang ako ng pagkain. Araw-araw mo ibili. Tapos makikita natin, bibilihin nila, bibili lang naman ng patis, bibili lang naman ng toyo. Eh di pwede naman siguro, huwag naman araw-araw. Yung iba ginagawa na lang kasing excuse eh. Ginagawa na lang excuse, hindi naman talaga bibili, tambay lang. Pag may dumating na peace and order officer, sasabihin, ay hindi, bibili lang ako. Bibili lang ako ng pagkain. Ngayon, paano natin may iwasan yun? At paano natin magagawa ng paraan na hindi naman natin ilalockdown ng buong lungsod dahil kailangan po ng consistent travel, pati po ng mga essential workers, mga health workers natin, kailangan po nakakapasok sila sa trabaho. So hindi po pwede yung lockdown. Pero ito po yung barangay coding natin na nakita natin epektibo, gumana sa palengke, i-expand po natin simula sa Huwebes. Huwebes po, Thursday, magsisimula na po tayo ng mas malawak na barangay coding, Pasig-wide barangay coding. Yung mga bibili po ng pagkain, twice a week na lang po pwedeng lumabas ng bahay para bumili ng pagkain. Yung mga ibang exemptions, katulad po ng pupunta ng ospital, medical reasons, emergencies, kung ikaw po ay isang essential worker, muli po, hindi po ito lockdown. Ito po gagawin natin para sa mga establishmento ng Pasig para mabawasan po yung pagdagsa ng mga tao rito, mabawasan yung congestion ng mga tao na naoobserbahan natin, na nahihirapan din ng pulis at nahihirapan din ng peace and order offices natin, pati po yung mga barangay natin, nahihirapan po tayo sa ngayon i-control ito. Kaya po yung gumana sa market na barangay coding na 10 barangays per day lang ang pwede lumabas, twice a week lang ang kahit anong barangay pwede lumabas para bumili ng pagkain, gagawin na po natin para sa lahat ng establishmento sa Pasig. May nagtatanong po sa akin, ano ibig sabihin nito? Lockdown ba ito? Hindi po. Malinaw po yung sinabi ng DILG. Narinig ko po ang ating Secretary Anyo sa isang panayam. Sabi po niya, huwag nating gamitin yung salitang lockdown. Bakit ho? Dahil iba po yung impression. Pag sinabi kasing lockdown, talagang walang makakalabas, walang makakapasok. Pero hindi po natin pwede gawin yun. Para naman yung mga nurse, yung mga doktor, yung mga empleyado natin dito na may duty dito sa
sa City Hall 24/7 may naka-duty dito. Yung mga essential goods, yung mga magdi-deliver ng pagkain, yung mga truck ng gulay na pumapasok sa Pasig, hindi po pwede yung lockdown. So, magugutom tayo lahat kung gawin po natin yun. Pero ito pong barangay coding na gumana sa palengke, nabawasan yung bilang ng tao sa palengke, konting sakripisyo. Konting sakripisyo ang kailangan para po matapos na po ito. Gagawin po natin yung ginawa sa palengke na matagumpay, nabawasan yung bilang ng tao, pero nakakabili pa rin ng tao ng pagkain na kailangan nila sa pang-araw-araw. Ito po, papatupad na natin sa lahat ng establisimento ng Pasig. Ibig ba sabihin, pagka dun sa twice a week, ibig ba sabihin, pwede ka nang tumambay sa labas? Hindi pa rin. Pwede ka lang lumabas ng bahay pag exempted ka ayon sa IATF guidelines, ayon sa guidelines sa ordinansa ng Pasig City. Ang ginawa po natin dito, meron po kasi tayong mga panukala galing sa iba't ibang sa iba't ibang tao. Yung PNP po natin, meron silang panukala. Yes, ang ating napakasipag na COP, si Colonel Moises, ay meron po siyang panukala sa atin. Okay? Tapos yung Sanggunian Panlungsod natin, sa paumuno po ni Vice Mayor Io Bernardo, meron din silang panukala. May panukalang ordinansa pa po sila. Tapos yung Peace and Order Offices po natin, yan, sina Volta, meron din silang sariling proposal. So ang ginawa po natin sa Mayor's Office at kasama po yung buong team natin, pinag-isa po natin yung mga panukala ng PNP, ng Sanggunian Panlungsod, ng ating Vice Mayor, at ng Peace and Order Offices. Pinag-isa po natin. Ano? Inihingi ko lang, no? Sana yung mga netizen, yung mga nasa Facebook po, kayo po, yung mga nanonood ng mga taga-Pasig ngayon, sana wag po natin muna kinakalat yung mga balita habang panukala pa lang siya o hindi pa siya finalized dahil nagkukos po ito ng confusion. Nagkakalito-lito po mga tao. Narinig lang po, diba, sasabihin na kagad may lockdown. Wala naman. No? So, alam ko, lahat kasi tayo medyo agitated. Diba? Lahat po tayo, lalo na yung mga nasa bahay lang. Siyempre, lahat po tayo, maraming iniisip eh. Kinakabahan din tayo. Natural naman po yun. Naiintindihan ko po kayo. No? Pero ito po, sana maghintay tayo ng formal na announcement mula sa lokal na pamahalaan bago natin kinakalat yung mga balibalita. Yan po, pakiusap lang po mula sa akin. So muli po, pinag-isa po natin yung mga panukala ng PNP, ng Sanggunian Panglungsod at Vice Mayor, pati po ng Peace and Order Offices natin sa Pasig. At ito po yung resulta, barangay coding po. Ano? Barangay coding, ibig sabihin 10 barangays per day lang. Naka-cluster po yan sa 10 barangays. 10 barangays per day lang ang pwedeng lumabas at bumunta sa mga establisimento. Kasama po mga sari-sari store, grocery. Kailangan na drastic measures po ang gagawin natin para makasiguro na hindi na po kumalat yung COVID-19 at mabawasan o mapabagal natin yung pagkalat ng COVID-19 sa Pasig City. Magkakaroon po tayo ng permit to leave premises sa tulong po ng PNP natin. Sila po yung magdi-distribute para wala na po yung mga akusasyon din sa barangay na may palakasan po. Quarantine pass na lang, may palakasan pa. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Pero para maiwasan na po yung ganung usap-usapan, tanggalin na po natin yun. Yung quarantine pass kasi, barangay po nag-i-issue niyan. Okay, so maraming tanong, paano i-implement? Iba-iba, bawat barangay, kaya nagkakalituhan din. Pag nag-post ang taga-barangay Sagad, ganito yung implementation sa amin, tinitingnan ng taga-barangay San Miguel, teka, bakit hindi ganun yung nagkakalituhan? So implement po natin, may permit, galing sa PNP, sila po magbabahay-bahay, bibigyan po ang bawat household ng isang permit at magagamit po natin yun dun sa twice a week na pwede tayong lumabas ng ating mga tahanan para bumili ng pagkain, para po dun sa mga kailangan nating gawin sa labas ng bahay na essential lang po, ha? Hindi po yung excuse para
tumambay sa labas. Okay? So ito po, balik lang po ako dun sa enhanced community quarantine natin. Ano? So yes, we are taking stricter measures, pero hindi natin kailangan magpanic. Ano? Dahil nakikita naman po natin na yung enhanced community quarantine, yung implementation natin dito sa Pasig, naging epektibo naman, gumagana. Bakit ko po nasabi na gumagana? Ito po, nasa aking harapan ngayon, ito po, mga numero po ng mga nagpo-positibo sa Pasig City. Ngayon, pagka hindi na-control ang isang virus, yung linya po niyan, magsisimula ka, konting infection rate, bigla pong tataas, exponential po yan. Pag hindi na control, exponential po yan. Ibig sabihin, mabilis siyang dumudoble. So, unang kaso, magiging dalawang kaso, magiging apat na kaso, magiging walong kaso, magiging labing anim na kaso, 32 kaso, hanggang sa parami ng parami, dumudoble yan pag hindi na control. Exponential po. Pero nakita po natin dito sa Pasig, yung lagi natin naririnig sa balita na flattening the curve. Noong una po talaga, maraming taga-Pasig, lalo na yung mga nasa west part ng Pasig, ano, yun po yung unang natamaan. Bakit po? Sila yung may mga travel history. Yung mga unang kaso natin, yun yung mga nanggaling Japan. Meron pa yata galing Taiwan. So, talagang magkakaroon at magkakaroon sa Pasig. Napakabukas ng border natin bago nag-ECQ. Nasa gitna po tayo ng East Metro Manila. Tayo yung entry point mura sa Rizal. So talagang magkakaroon at magkakaroon. No? Pag may pandemic, talagang magkakaroon at magkakaroon sa Pasig. Pero nung una, napakabilis na nagdodoble ng mga kaso natin. Every few days nagdodoble. Ngayon ho, ang magandang balita, ito po magandang balita sa lahat ng Pasigenyo, nakita po natin, nag-flatten ang curve sa Pasig. May iaraw po na nasa 200 plus cases na po tayo. Ano ba yung eksaktong bilang natin? Ano ba yung latest na bilang natin? Na-confirm po, 270 yung ano. O sabihin natin 270. May araw po ngayon na nadadagdag lang sa bilang ay 10. Merong araw na 5 lang yung nadagdag sa bilang ng mga positibo sa COVID-19 sa Pasig. So, syempre, ayaw po natin. Gusto natin 0, di ba? Pero kung titingnan po natin from a medical o scientific perspective, magandang balita po yun dahil kung exponential po siya, dapat ang nadadagdag sa atin kada araw, ilang dosena o 30, 50, 60. Pero hindi po. Ang nadadagdag lang sa bilang natin kada araw ay nasa mga 10. So ibig sabihin, nagpa-flatten na po yung curve. Magandang balita po yun sa atin. Ang ibig sabihin nun, gumagana yung implementasyon natin ng enhanced community quarantine. So good news po yan. Ibig po ba sabihin, pwede na tayo mag-relax? Ibig ba sabihin, okay na tayo? Hindi po. Sineshare ko lang po sa inyo yung magandang balita. In the interest na rin po ng transparency para alam po ninyo yung totoong nangyayari sa atin para rin hindi tayo magpanik. Ngunit, hindi pa po tapos ang laban na ito. Medyo mahaba pa po ito. Pag tiningnan natin yung mga opinion ng eksperto, mga analysis ng mga eksperto natin, maaaring tumagal pa ito ng ilang buwan. Not necessarily na quarantine katulad ng meron ngayon, pero yung virus mismo na makalat sa ating mga komunidad, hindi natin masabi kung kailan matatapos ito. Pero ang sigurado tayo, hindi po ito biglang mawawala. At kung mag-relax po tayo, lalo na sa panahon ngayon na medyo maganda yung balita sa Pasig na nagpa-flatten na yung curve, kung ngayon po tayo mag-relax, baka biglang mag-spike po ito ulit at back to zero na naman tayo. So sayang naman po lahat ng effort natin, lahat ng pagsasakripisyo natin kung ngayon po tayo titigil. Ngayon po, ang tamang panahon para mag-stricto pa tayo ng konti, konting sakripisyo pa po mga Pasigenyo para mapabilis na po matapos ang problema natin na ito. Ambag na rin natin to sa ating buong bayan na bumababa po yung kaso sa Pasig.
ma-flatten natin yung curve para mas mabagal po yung rate ng infection ng paghahawaan dito sa Pasig. So good news po, pero yung good news na yan, may kakambal na pag-iingat pa rin. In fact, magsistrikto pa tayo. So again, yung barangay coding, simula sa Huwebes, stricto nating i-implementahin. Yung mga permit natin within the week, ibibigay po sa atin. Condition na po, ano? Sa Monday, yan po yung talagang 100% strict implementation na kailangan dala na rin po yung permit. Yung, ngayong Thursday, Friday, Saturday, doon sa permit, hindi pa po lahat mabibigyan. Kaya medyo maluwag tayo doon. Pero i-obserbahan na rin po natin. Ako, papasalamat ako sa mga Pasigueño dahil karamihan sa atin, talagang mabilis sumunod. May mga challenge areas tayo, pero sabihin natin 99%. Ito po, walang exaggeration. 99% sa mga Pasigueño, mabilis sumunod eh. Nakita natin yung market. Trial day pa lang. Sumunod na po lahat o halos lahat. Very minimal yung mga sumusuway o sumubok pa rin na pumasok. No? Yung first day hanggang second day, hindi nga masyado mahigpit yung enforcement sa market, pero nabawasan na yung tao kagad, mahigit 50%. So maraming salamat po sa mga sumusunod. So ulitin ko lang po kasi may mga iba bagong dating. Wala pong lockdown. Hindi po advice ng national na pamahalaan yung lockdown. Iwasan po natin yung salitang lockdown. Kasi pag lockdown, pati po yung mga delivery ng pagkain sa Pasig, na yung mga truck na nagdi-deliver ng pagkain sa palengke natin, mga nagdi-deliver ng baboy, manok, hindi na po makakapasok yan kung lockdown talaga. So iwasan po natin yung gamit ng salitang lockdown. Ang gagawin po natin, barangay coding. Gaya po ng ginawa natin sa palengke na naging matagumpay, i-implement na po natin sa lahat ng establishmento sa Pasig para ma-promote palalo yung social distancing. Hindi po tayo nagsisiksikan sa ating mga grocery, talipapa. Magiging stricto po tayo sa implementasyon na ito. Bagamat good news na nagpa-flatten ang curve sa Pasig at hindi po nagdodoble na nagdodoble o exponential yung curve natin o yung bilang ng mga positibo sa COVID-19. Good news po yan, pero kailangan natin ngayon ng tamang panahon para lalo tayo magstrikto para yung curve na nagpa-flatten ay tuluyan ng bumaba.